Mahigit 400 na ang nasawi at lagpas 4,000 ang sugatan mula nang sumiklab ang bakbakan sa Sudan. Maraming pasilidad na ang nawasak gaya ng mga ospital. Nagkakaubusan na rin ng supply ng tubig at pagkain sa Khartoum na sentro ng gulo. Kaya mula nang ideklara ang ikatlong ceasefire kahapon, puspusan ang paglikas ng mga tao. 51 Pilipino na ang nakatawid sa Egypt, 23 naman ang naghihintay ng clearance sa border ng Sudan. 7 bus ng mahigit 300 Pinoy ang susunod sa border, habang may 15 sa Port of Sudan. Sa panayam sa teleradyo, ikinuwento ng OFW na si Noemi ang dinanas na matinding takot habang bumabiyahe palabas ng Khartoum. Ang dami pong sundalo na nangaharang. Ay, ganun ba? Tapos yung iba po talagang ini-stop nila, tapos chine-check nila yung mga dala, mga luggage, mga bagahe. Kaya po yung ibang may mga suot po na mga singsing, mga rilo, mga kwintas, lahat po pinatatanggal kasi yung iba daw po sundalo, nangunguha ng mga cellphone, mga pera. Ang iba naman kulang sa papeles, pero siniguro ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt, tutulungan ang lahat ng Pilipinong gustong umuwi. Nasa Egyptian border na ang ambassador ng Pilipinas na nasangkot pa sa car accident habang papunta sa border. Kailangan dito ng pre-approval. So yung ating officer na kasama ko dito sa sakyan na nandito din ngayon, yung kasama ko sa car accident, nagpaplano kami kung paano siya pupunta sa kabila. At mag-issue ng mga passport, ang mga travel document. Nag-oorganisa na ang DFA ng dagdag na bus para sunduin ang mga naiwan pang Pinoy sa Khartoum. Pero may ibang Pinoy na ayaw umuwi, kabilang na ang isang tinamaan ng stray bullet. Nandiyan pa siya sa Sudan, ayaw niyang umuwi, ayaw rin niya ng publicity, no? Ganun po, no? So at least okay siya. Bago matapos ang Thursday, buong araw sa Sudan, minus 6 hours, we hope to get one or two more, and maybe Ambassador Tago can update us about that. Mm-hmm. Kasi meron pa siguro mga 100 plus na gusto mo eh, no? Okay, yung mga gusto man natili doon, well, sanay na raw sila sana eh, sa ganung situation na to. Nakarating na rin sa Cairo si Migrant Worker Secretary Susan Ople. Lilipad siya papuntang Aswan kasama sina Undersecretary Hans Kakdak at mga labor attaché ng Pilipinas mula Saudi at Morocco. Pagtawid nila sa Egyptian side, kami na yung bahala, transportation, accommodation, pagkain nila yung kailangan ipagamot. Ngayong gabi rin ang biyahe ng OWA papuntang Egypt para asikasuhin ang pamamahagi ng financial assistance sa mga lumikas na Pinoy. May pinaplansya ring hiwalay na tulong para sa mga pamilya. Meron naman kaming emergency repatriation fund that covers it very well. $250. Ayusin lang namin na magkaroon tayo ng istahan at hanapin na namin yung pamilya nila at magpo-provide na rin tayo ng financial assistance sa pamilya. May ginawa ring OFW tracker ang OWA para mabilis na matuntun ang mga Pilipinong lumilikas sa Sudan. Pumunta lang sa website na sudan.owa.gov.ph at ibigay lahat ng hinihinging impormasyon, kabilang na ang kasalukuyang lokasyon. Kapag lumipat ang lugar, kailangan lang i-update ulit ang website para maalerto ang OWA. Itinaas na rin ng Pilipinas ang Crisis Alert Level 3 sa Sudan na nangangahulugan ng voluntary repatriation. Pero kinukumbinsin ng DFA ang mga naiwan na umuwi na. Dahil bukod sa patapos na bukas ang tatlong araw na ceasefire, 2019 pa mula nang ipagbawal ang deployment ng mga OFW sa nasabing bansa. Zen Hernandez, ABS-CBN News.